Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach Sir National Master Roderick Nava. Ngayon naman ay makiki-update tayo dito sa Women's Division or ang Queen's Division ng ongoing FIDEchess.com Grand Swiss. Okay, nagbanggaan na nga ang nasa top na sila Grandmaster Nino Batsiashvili ng Georgia versus Grandmaster Leiting G ng China. Yan ang kinakaabangan-abangan talaga dito eh. Kasi si Batsiashvili, tinalo si Kostinyuk. Samantalang si Leiting G pinisak naman si Sawadzka ng Poland. Okay, tingnan na kagad natin. White dito si Batsiashvili. Ang ginawa, nag-D4. Nag-D5 si Lei. Nag-C4 at kinapture kagad. D-C4, Queen's Gambit accepted. Nag-Knight-F3. Nag-Knight-F6 develop. Nag-E3, babawiin na yung ginambit. Nag-E6. Bishop-C4. Nag-C5 para pressure kagad sa D4. Kinaslingan lang. Nag-A6, preparing to play B5, at dito, nag-E4. Ayan. So, ito yung tinatawag na Queen's Gambit accepted, classical defense, Russian Gambit. Okay, nag-E4. Oh, libre yan mga kamatsyas, pero hindi pinansin ni Lei, nag-B5 lang. Pero bago tayo tumungo sa talagang nangyari, alamin muna natin ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang gambit na yan. Meron daw Queen E2. Medyo may kalaliman nga lang, no? Aatras daw yan, Knight F6 and then D5. Meron na palang panggulo na ganyan na mabilis. So dito may dalawang tira, Knight X-D5 o kaya magbi-B5 lang. Unahin natin ang Knight X-D5, Rook D1, syempre nakapin, obligado mag-Bishop E7 para matakpan ang pressure sa E-file and then magka-castle na, susundan ang Knight C3, magna-Knight C6, develop, Knight X-D5, E takes D5, Bishop takes D5, at dito mayroong immediate Bishop takes F7, makukuinless ang black. So, pagpalagay natin, Queen C7, iwas, and then another good move, Queen E4, na kapag nag-castling, mayroong Bishop F4. So, magkakasunod-sunod ang developments dito ng white, and ayun na, kakapture na, may pressure sa Bishop, nakahang. So, lalamang ng pyesa dito ang puti. Decisive advantage. Okay, may ganyan. At kung ang gagawin naman ng black dito, magbi-B5, mayroong sabayan na D takes E6, na kapag kinapture ang bishop, capture, king takes, rook d1 muna, and pagpalagay natin ang queen ilagay sa queen c7, and then mayroong queen takes c4, so hindi pwede mag-bishop e6 kasi may knight g5 check fort, babagsak ang bishop sa e6, so obligado, king e8, and then may bishop f4, ayan, magkakasunod-sunod, ang king nasa gitna, and then decisive advantage, kitang-kita po sa evaluation bar, sunod-sunod na yan. Kasi ano na, lamang na sa developments ang puti eh. Okay, so ganun katindi kung kakagatin ang gambit na Knight X-E4. Pero good move ang naging desisyon ni Lei, nag-B5 lang para makadevelop. And then nag-Bishop E2 naman dito si Batsiashvili. Yan po ang bagong luto dito sa posisyon na yan. Novelty, kasi sa madalas sa pagkakataon ang ginagawa dito, Bishop D3 para depensa sa E4. Then Bishop B7, mag-E5, Knight D5. Mahaba-haba pang linya yan, pero yan nang madalas. Kumpara sa ginawa na Bishop E2, nag-Knight takes E4 na, ayan na, kinagat na ni Lei. And nag-A4, pampahina ng queenside, pampawiken, obligado talaga mag-B4 yan. Nag-Queen C2, tineret ang knight and then may pressure sa pawn sa C5, yun nga lang bad move daw yan. Dahil ang mainam daw ditong tira ay simpleng knight B2 pang neutralize lang sa knight sa E4. So balik na tayo sa ginawa, nag-Queen C2, nag-Bishop B7, support lang, nag-Rook D1, pressure sa queen, nag-Knight D7, tinakpan ang D-file, and then nag-Bishop F4 develop. Pero inaccuracy pa rin, eto pa rin talaga daw ang pinakatumbok na tira dyan. Maneutralize immediately ang knight sa e4. Okay? So balik na tayo, nag-bishop f4, nag-c takes d4, nag-rook takes d4, and nag-rook c8 develop. Good move. May atake sa queen sa c2, and then nag-bishop c4, hinarangan ng bishop. Sunod-sunod po ang mga inaccuracy, no? So dito raw ang tira, simpleng queen d3 na lang, ilag na lang daw, dagdag pressure pa raw sa knight sa d7, may mga idea to play knight e5, mga ganon. So, pero balik tayo dito, nag-bishop c4, nag-knight e f6, bumalik na, knight bd2 develop, bishop c5 develop with tempo, umatras rook d3, nag-queen b6, ayun, inatake muna. Ang pawn sa F2 at dito agad namang naalarma si Batsiashvili. Nag-rook F1 para depensahan ang pawn pero inaccuracy daw ulit
ang much better daw ay bishop g3 lang daw. Okay? Para itong tore sa e1 ilalagay sa e1, yan ang control. Kasi mangyari ang tore nagamit lang sa depensa, rook f1, kinaslingan lang, and nag a5, ayun, another inaccuracy. Sunod-sunod ang inaccuracy ni Batsiashvili, no? Sacrifice, nag queen c6 naman. Kumbaga inuna ulo, inilinya sa nakakita si Lay ng threatening pressure, threatening matchas pattern, pero dito raw ang tira, simpleng capturing lang daw yung pawn sa a5. Wala naman daw laman na ganun kadelikado. Halimbawa, kung mag knight b3, balik lang daw queen b6, then nakapingas lang ng isang pawn. Okay, bluff lang pala yung a5 na yon, pero balik na tayo. Nag queen c6 and dito nag rook e1. So magamit na ang tore, pero inaccuracy pa rin daw. Ang tira daw ay queen b3 na lang daw o kaya queen d1, ilag lang sa pressure ng c-file. Grabe ang mga simpleng slogan, may inaccuracy, no? And nag rook fe8, ayun. So rook fe8, bad move naman daw. Ang tira daw dito na malakas, mga kamatsas, ang ganda nito pang puzzle eh. Sige po, ipasolve ko sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ito daw ang na-miss ni Lay, ang brilliant move e5 and wins. Panalo kagad, winning kagad ang black dito, mga kamatsas. Kasi yung e5 hindi pwedeng hindi magre-react kasi may e4 nang paparating, mapo-fork, double attack. So halimbawa, itong knight di pwedeng pang-capture kasi may threatening matchas sa g2. So pag bishop ang pinang-capture, mayroong knight takes e5, rook takes e5, and bishop takes f2, napakalakas. May ganyang taktika. Halimbawa, kung capturein, may knight g4 check. So kung aatras sa g1 or sa f1, kakapturein lang. So tendency niyan, iiwas yan. King e1 and knight takes e5, knight takes e5, pero may malakas na rook fe8. Ibibigay talaga ang pawn sa f7 with bishop takes f7 check. King f8 and queen to queen, syempre. Queen takes c6, pero check muna, capture. King f2 and then rook takes c6. Lalabas dito, quality up ang black. Decisive advantage. Medyo may sequence nga lang na kailangan. Sharp ang imagination sa sequence and accurate talaga. No, may sequence eh. Ngayon, after bishop takes, paano kung hindi pansinin? Mag king h1, knight g4 pa rin, and pagpalagay natin umilag rook e2, bishop a7, and then grabe, ito pa rin ang paparating. Knight f2, napakalakas ng mga diagonals ng black, mga kamatsas. Superb. Okay, balik tayo. E5 ang brilliant talaga na na-miss ni Lay. Sayang, nag-rook FE8 and dito nag-knight H4. Kanina, puro inaccuracy. Ngayon naman, knight H4. Blunderacious ang ginawa dito ni Batsiashvili. No, under pressure talaga siya. No, halatang medyo annoying na yung position niya sa nararamdaman niya. Knight H4. So, dito raw ang tira ay bishop G3 na lang daw para talagang safe yung pawn sa F2. Abang na lang. Then ang gagawin ng black daw ay h6. Okay. So balik tayo. Nag knight h4 and then dito nag e5. Ayan na, inatake na yung bishop. Nag bishop g5, nag e4, nag rook g3, nag knight e5. Grabe, ang lakas no. Grabe, centralize sa mga pyesa. Nag knight f5. Ayan, para maka-counter-counter naman, may pressure sa g7. Good move knight h5 para threat ang rook sa g3. Nag queen b3 na lang. Ayun, handa nang ibigay yung rook sa g3. Bakit? Kasi kung iiwas lang halimbawa kung mag rook h3, mayroon daw queen to g6. Depensado na and may atake pa sa bishop. Ayun, tapos may pressure sa g2, may coming e3. Ayun, no, magkakaroon ng diagonal papunta sa mating g2. Ayun na ang mabigat dyan. Kaya dito, nag queen b3 na lang. So, handang ibigay yan pero dito, eto na po, dito nagsimula ang 7 straight good move na ginawa ni Lay. Talagang napakatindi ng momentum. Sige po, pakigess nyo po ulit yung puzzle na ito. 7 straight good move. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Dito po nagsimula E3, first good move. Ang bigat ng tira. Hindi pwedeng i-ignore lang yan, may diretsyong e takes f2 yan, di ba? Fatal kagad. So, ang ginawa, nag-knight takes e3, another good move, bishop takes e3, saktong-sakto kasi nabuksan yung bishop, ayan, ready to knight takes e4 na.
Nag bishop d5, inilag muna, and another good move, bishop takes f2. Ang galing sa tactics pala nito ni Lay. King takes f2 at ang pang-apat, queen c5 check. Hindi na inip, no? Na-capturing kagad. Queen c5 check muna. Nag-queen e3 harang. And then pang-lima, knight d3 check. Good move na naman. Sunod-sunod, di pwedeng capturein. Nakapin, nako, nagkaroon ng discovered attack sa queen. King f1 baba, pang-anim na good move. Knight takes g3 check. Force lahat. So, force, iiwas talaga yung queen. At ang last shot, ikapitong good move. Rook takes e1. Nag-resign na si Batsiashvili. Ang tindi mga kamatsyas, grabe issues, ang lakas sa tactics. Diyan po talaga malalakas ang Chinese chess team. Napansin ko sa kanila, pag may mga iglap na sa isang kisap mata na may mga tactics sacrifice, talagang ang bilis nila makuha. Okay po! So, ipakita ko naman sa inyo ang update sa kanilang standing. Ayan, ito po ang naging resulta, no? Paets nanalo kay Pogonina and Kostenyuk nanalo kay Jiner. Ayan, bumawi si Kostenyuk, umangat ulit. And ito naman ang kanilang standing after round number 7. Nangunguna si Leighton G, 6 points, 0.5 lang, no? Nakabuntot pa rin pala si Paets. Di pa rin siya pala pwedeng magpakasiguro. Andyan pa rin, Kostenyuk, andyan pa rin yung iba. Okay, at ito nga abangan nating update sa pairing ng round number 8. Leighton G versus Kashlinskaya. Alina, Russia ng makakalaban. Yan po ang aabangan natin. And then, Paets, Germany, Kostenyuk, Russia. Maraming salamat po mga kamatsyas sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.